Hello guys! Welcome to my channel. This time sa video na to, gagawa tayo ng inyong basic Facebook page the easy way. So first up, dapat naka-login na kayo sa inyong Facebook account. And then sa taas, sa tabi ng inyong account name, may makikita kayong gantong button. So ito yung menu button. So click on it. Okay, may drop-down menu yan. Sa create tab, may makikita ka pang apat yung page. Okay, click on the page button so that dadalhin tayo ng Facebook dun sa create page editor. Okay, so tatlo yung una nating isusupply na information para makapag-create tayo ng page. So una, yung page name. Second, yung category and then description. First up, yung page name. Dapat may naisip ka ng pangalan para sa iyong page. So, depende yan kung saan mo gagamitin yung page na gagawin mo. So, for example, simple natin, no? Ilalagay ko my business. Okay? And then, click on the category. Doon sa lumang Facebook version, nag-list daw na si Facebook ng mga categories. This time, sa version na to, ikaw yung una magta-type ng word. So that ilalabas ni Facebook yung mga categories na option mo na pwede mo i-click. So for example, yung business na to ay related sa computer. So I can type computer. And then maglalabas ngayon. Ito yung sinasabi ko na maglalabas ang Facebook ng mga category options. So you just have to click. So for example, it's a computer store. Click on it and then lalabas na yung dot. Okay? So, kung titignan mo dito sa desktop preview mo ng iyong page, yung computer store na category will appear below your business o yung page name mo. Okay? And then, actually, sa version na to, you can create or you can select up to 3 categories. So, try natin, no? I can type ulit computer. Then, I can select ulit sa mga options na nilista ng Facebook. Okay. So, try pa natin isa pa. Okay, yan. Nakatatlo na tayo. Try natin kung pwede pa ang apat. Okay. So, yun. Nag-error na siya. Okay. So, 1 to 3 categories lang daw. So, pwede mo nang baliwalaan yan. So, yun. Balikan ko yun, no? Actually, pwede kang mag-edit o pwede kang mag-delete using the backspace or you just have to click yung X buttons, no? Opposite nung mga category na napili mo para matanggal siya sa listing. Okay? Just like that. Okay? Next up, we should add a description. So, you have up to 255 characters. So, sentence form, paragraph form. Mas maganda may naka-ready ka na rin para i-copy-paste mo na lang. So, simple yan uli natin. This page is related to computers. Okay. So, now na nasuplayan na natin yung tatlong information na yan, we can now click on the create page button. So, hindi pa ito yung saving, no? Mamaya pa tayo isa-save yan. So, create lang muna natin. So, Facebook will test kung yung mga sinuplay mong information ay tama or accepted. So, iskan natin. So, may error siyang nakita dun sa page name ko. Okay? Nakalagay dito, already manage a page name my business. So, meron na pala akong pangalan na my business o may nagawa na akong isang page na pangalan din ay my business. So, duplication ng name. So, pwede mong palitan yan. So, siguro dagdagan ko my business 1, 2, 3. Okay? So, tignan natin kung i-accept na niya. Okay? Click on that. And then, click ulit yung create page para matest natin kung accepted na yung my business 1, 2, 3 na page name mo. Okay? Kapag in-accept na ng Facebook yan, ayun, sa laba, sa baba, sa bandang ibaba, sabi niya, yung pangalan na my business 1, 2, 3 was created. So, in-accept na niya. And then, we can now go on or continue para sa setup ng ating Facebook page. Okay? Click on the X. Ang susunod nating isusupply ay yung mga pictures. Okay? Actually, kahit na hindi mo na ito gawin,
this time pwede, no? Magsusupply lang si Facebook ng for example, dito sa profile pic mo. So, kunyari, nag-i-search sa M yung page mo. Maglalagay siya ng letter M dito. Same as with this cover photo. Siya yung magsusupply niya. Okay, but then, try na rin natin, no? So, to add profile pic, click on the plus sign. Okay, so dapat may nakaready ka ng mga pictures para mas madali, no? Pwede kang mag-add o pwede kang gumawa ng sarili mong logo. Pwede ka naman mag-download using sa Google. Okay? So, yun. Yung aking profile pic. Okay? So, dapat related yung logo mo o yung profile pic mo doon sa create mong page. Okay? So, this time, gagawa naman ako. Mag-create naman ako. Magdadagdag ako ng cover photo. So, I can select this one. Okay, dito dapat siya mag-appear. Ayun. So, you can drag to reposition kung malaki yung page mo o yung photo na na-select mo para mas maganda. Okay? This time, pwede mo nang i-save yung iyong Facebook page. Kapag wala ng problema, ipapakita niya na yung actual na Facebook page mo. But then, sa version na to kasi, may option siya na kung meron kang WhatsApp na application or WhatsApp account, pwede mo idagdag o pwede mo i-connect agad doon sa kakikreate mo lang ng Facebook page. So this time, i-X muna natin niya. Huwag muna natin idagdag o huwag muna natin i-connect. Okay? Now, eto na yung ating nabuong Facebook page. Okay? So, thank you. Don't forget to subscribe para makita niyo uli yung mga gagawin pa natin mga video na related sa IT. Thank you.